So, magandang umaga. Andito ko ngayon sa Padre Garcia, Batangas. So ito yung ano, right off po ito. Barangay Road. Barangay Road to, mapapansin nyo. Donate tong Barangay Road na to. Ayan, mapapansin nyo. Ayan, dire-diretso siya doon, may mga farm dyan. So ito yung property. Naka barbed wire fence. Tapos may bahay dito ng caretaker. Siya. So tingnan muna natin yung frontage nito dito. Sa donate nilang Barangay Road. So may tangke dito ng tubig, oh. Ayan, may tangke siya ng tubig. May monkey, oh, may monkey. Matapang pala yun, matapang pala yung video niya. So ito guys, marami itong tanim, eh. May rambutan, ano? Rambutan. So rambutan farm siya. Pero may iba pang mga tanim. May mga pinya. Pinya? Iba pang fruit bearing. Oh, so may lansones din. Rambutan, pinya, lansones. Ayan yung ano niya. Naka-pen siya, guys. Barbed wire. Ayan. Tapos may mga ilang nakatanim na kalamansi. So, ang sukat nito ay 1.2 hectares. Presyo. Tingnan mo magkano ang presyo dyan. Title naman, ano title to? Diba yan, o? Ito, yung kabilang farm niya. May rest house na dito. Yan. Yan. Kakabili lang nito, ano? Kakabila. Yan, o. Kakabili lang itong kabilang rest house, o. Yan, o. May rest house siya. Bago din yung bakod niya. Property niya. 1.2 hectares. Title siya. Magkano ang per square meter? 650 per square meter. Negotiable naman, ano? Yun siya, guys. So 650 per square meter. So negotiable sa may-ari. So yan, no? May kalamansi siya. So sukin natin yung loob. Punta sa loob, guys. So ayan guys, pasukin natin ang loob mismo ng property. So dito sa loob, guys, makikita nyo yung may bahay ng caretaker. Tapos makikita nyo dito sa loob, guys, yung punong-puno ng rambutan itong farm nito. So rambutan farm po kasi ito. Tapos may mga ilan nga na nakatanim dito na lansones, yun, kalamansi, pinya, yan. Mga ganyan po ang makikita nyong tanim dito sa loob ng property. Pero yun nga, guys, ang pinakamaraming tanim ay rambutan. Parang nasa 250 puno to ng rambutan. Makikita nyo rin, guys, dito sa loob ng property na napaka bababa po ng rambutan. Sa ngayon po kasi, makikita nyo wala pa siyang bulaklak. Kasi itong variety ng rambutan to, ito yung huli. Ito yung tinatawag nila na pinakamatamis na rambutan. So ito po yung RR. Yan. So ito po yung pinakamatamis na rambutan. So, makikita nyo naman, guys, dito sa loob, flat yung area, tapos yun nga, ano siya, nakabakod, punong-puno siya ng mga tanim dito sa loob. Yan, may ano pa, may atis dito sa loob ng property. So, pag-usapan natin, guys, kung gaano ba siya kalayo sa main road or sa provincial road. So, mula po sa provincial road, guys, nasa malapit lang to, guys, sa provincial road. So mga
2 kilometers lang ang layo. So, in nga lang guys, medyo may rough road. Yung rough road nito guys, nasa 300 meters yung rough road nitong property. Tapos po, mula naman po sa bayan ng Garcia, Batangas, so nasa siguro more or less nasa 5 to 6 kilometers, so 15 minutes driving magmula sa bayan po ng Garcia. So mula naman po sa, kung magagaling naman po kayo sa Metro Manila, ito pong property ay magadrive po kayo or driving nyo nasa siguro nasa 1 to 2 hours. So pag medyo matraffic sa Lipa, abutin siguro ng 2 and a half hours po yung biyahe nyo magmula po sa Metro Manila. Yun nga, may title ba itong property? Yes, mayroon po. Title po siya. So 1.2 hectares, 650 per square meter. So medyo mahirap na maglakad dito guys sa lobby kasi yan, makikita nyo na sobrang baba na nung rambutan. So once na naman nga po yan guys, halos lumapat na siya sa lupa ng property. Makikita nyo naman guys sa loob na sobrang linis. So yan, makikita nyo mga damo-damo lang po yan ng rambutan. So dun sa bandang unahan guys, parang may ilang puno dun ng lansones, parang 3 yata or 5 puno ng lansones. Yun nga, maganda dito guys, wala na po kayo ditong ayusin. Kasi yun nga, may linya ng kuryente, may kita nyo naman, may bahay, may linya ng tubig, may tangke na po siya. Tapos, nakabakod na siya. So, less gastos na po yun para sa inyo. Kasi nga, maganda na po yung bakod niya. Kasi naka barbed wire po siya. Tapos, may mga poste. Yan, may kita nyo naman guys. Oh. Yan, boom property guys. Nakabakod yan ng ganyan. Tapos, dun sa unahan, may napansin nyo naman po na naka-gate po siya. So guys, sa mga hindi pa po pala nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe to my YouTube channel at paklik na lang po ng notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking videos pang i-upload. At sa mga may farm po dyan na gusto nyong mag-ebenta yung farm nyo, ako na po ang bahalang mag-market. Wala po kayong gagastusin pag ma-market. So, libre na po yung video. Tapos, aerial shot po. Libre na rin po ang drone shot natin para i-market po kung sino pong gustong magpabenta ng property dyan. At sa mga interested po dyan at sa may mga lote na gustong ipabenta, pwede nyo po akong makontak sa WhatsApp at Viber or sa personal number ko na naka-plus po sa inyong screen. Yan. So, kontakin nyo lang po ako dyan. So, nakikita nyo guys dito sa video na halos buong lote na ikot na natin kasi 1.2 hectares lang naman po to. So, ang shape nito guys, itong lote, perfect square po to. So, mamaya, paikita ko po sa inyo sa aerial shot itong property yan. So, yun yung ano niyan guys. Oh, yung host niya. Galing yan doon sa tangke or doon sa patubig nila dito sa property. May pinya dito guys. Pakita ko sa inyo guys yung pinya na tinanim nung caretaker dito. Wala pong problema guys sa caretaker ha. Kasi sila nga po ang nagsabi na binibenta tong lote. Yan. Kaya wala po na pong problema sa kanila. Once na mabili itong property, aalis naman po sila. Yan. So, guys, ito yung ano, lansones. Oh, yan. Yan yung lansones. So, palagay ko, ano to? Parang lungkong to, guys, na lansones. Or bata pa lang pala talaga yung lansones. Yan siya, guys. So, makikita nyo naman dito sa video na flat yung area at maganda po siya. At malapit po sa provincial road. Yan, yun yung bahay. Kit ng bahay. So, may tirahan na yung caretaker. Drone shot po natin itong property.